Alright, Ted. Ancha, tapusin na natin to. Paano labanan yung kawalang pananampalataya or unbelief? Sabi natin noong Miyerkules, stop overthinking. Pinapalaki natin masyado yung problema more than kung gaano kalaki ang ating Panginoon o Diyos. Pangalawa, humbly ask God, Lord, help me with my unbelief, sabi natin kahapon. So it's okay to have unbelief, basta kahit katiting na belief meron ka, malaki ng puhunan yon as small as a mustard seed, eka nga. So just ask God for grace. Ngayon, pag-usapan natin yung kwento ni Sarah. Ito yung asawa ni Mateo tuloy. Asawa ni Abraham, okay? Ibang Sarah, si Sarah Gion. Ito, si Sarah, asawa to ni Abraham. Sinabihan kasi si Abraham, Ted, na yung misis mo next year, magkakaroon ng babies sa kanya sinapupunan at tahawakan niya sa kanyang kamay. Imagine, ha? Na overheard yun ni Sarah, narinig ni Sarah, nasa likod lang siya ng pintuan, sinabi nung anghel na nagkatawang tao, right, yung misis mo si Sarah, mabubuntis, at next year, hawak niya yung bata sa kanyang mga kamay. Narinig to ni Sarah, anong reaction niya? Pinagtawanan niya to. Eh bakit nga naman siya maniniwala, Ted? Unang-una, 89 years old si Sarah. Ang tagal na niyang may discount sa Mercury, sa mga restaurant, okay, dahil sa senior citizen card niya. 89 years old. Pangalawa, baog siya. Never nagka-baby. Tinry nila, nagpa-IVF, lahat na ginawa nila. Okay? 89 years old na baog, sinabi, mabubuntis ka next year. Kayo na po humusga. Hindi ka ba naman matatawa sa sinabi na yon, di ba? Okay? Ngayon po, okay lang sa simula magduda sa kakayanan ng Diyos, pero huwag tayong manatili sa ganong estado. Gusto kong tanungin na ating mga viewers, sino sa inyo rito parang feeling mo baog ka na in terms of, you know, wala nang buhay? Wala kang kakayanan ng buhayin o magkaroon ng buhay ang iyong marriage. Barren na maybe yung financial status mo. Baog na pagdating sa pagkakaroon ng relasyon ulit sa iyong mga anak na, you know, mga suwail at imposible na bumalik sa iyo. Ano yung mga imposibleng bagay na kinakaharap mo ngayon na parang feeling mo, kalimutan mo na, Lord. Hindi mo to kakayanin, Lord. As I've said, okay lang sa initial, ganun ang iyong pakiramdam, pero huwag tayong manatili sa ganong estado. Dahil tunghayan natin naging ending ng pananampalataya nitong si Sarah. Nung sa Hebrews 11:11, it was by faith that even Sarah was able to have a child. Wow, Ted! The following year, hawak niya yung baby, nanganak siya at the age of 90. Though she was barren and was too old, medyo matindi tong writer ng Hebrews, dinagdag pa talaga too old, she believed that God would keep His promise. Ted, she believed. Past tense. Yan ang definition ng faith. Okay, Hebrews 11:1, ang pananampalataya, Hebreo 11:1, ito daw yung faith. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Yan, Ted, ang definition ng faith sa Bible. Is being sure of what you hope for and certain of what we do not see. Hindi mo pa nakikita pero naniniwala ka na. And lastly, sabi ron that God would keep His promise. Ted, Cha, and the rest of our viewers, focus on the promise giver. Not on the promise giver. Yun po ang pinakamahalaga na dapat natin matutunan paglapit natin sa Diyos. Na ang Diyos natin ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay. Ang tanong, do we see Him for who He is? Na siya po ay faithful sa ating mga dinudulog sa Kanya as long as it is according to God's will. Okay? Yun lang po yung mahalaga doon. Dahil kung nagdadasal ka tumama sa loto, mukhang hindi align sa God's will yon. Let's pray according to God's will. And if it's according to His will, according to His timing, it will happen. Tayo po yung magdasal. Panginoon, salamat po sa buhay ni Sarah. At the age of 90, nagkaroon ng baby. Despite baog, too old, and yet, Lord, walang imposible sa'yo. At kung sino man po'y nakikinig ngayon, stage 4 cancer, hiwalay sa asawa, delinquenting anak, baon sa utang, walang trabaho, Lord, walang imposible sa'yo. Mag-focus lamang kami sa'yo, the promise giver. At kung hindi pa dumarating, manatili kaming nakaakibat sa'yo. Kasi, Lord, kahit hindi ma-receive ang aming pinagdadasal, pero naging malapit kami sa iyo,
yun na Lord ang ultimate win. Kaya Panginoon, tulungan mo kami Panginoon sa mga lumalapit sa iyo na nagdududa sa kakayanan mo, tumalikod na sa iyo, Lord, pabalikin niyo po sila by your grace. Tulungan niyo sila to focus on you and not on the problem. That you are a God who keeps His promises. In Jesus' name. Amen. Amen. Lord, muli po salamat sa araw na ito. Salamat Panginoon sa panahon po na ginugugol po sa amin ni Brad Jeff para po sa inyong mga salita. Salamat Lord for giving us Brad Jeff Alescopidas. Lord, take care of his family, kanilang simbahan at lahat po ng mga lingkod ng simbahan na ngayon po nakikinig sa aming programa. Lord, i-bless you po kami today. Lahat po ng mga manggagawa ngayon na nakikinig sa amin, namin pong maitawid ang buong maghapon na ito para po sa aming paggawa. At kami po ibigyan po ninyo ng lakas na pangangatawa na harapin pa po ang mga hamon sa aming pong buhay. Amen. Mahal na Panginoon, this we say and we pray in Jesus' name. Amen. Salamat, Brad Jeff. Thank you so much.